So yun mga utol, good morning at welcome back dito sa loob natin. So ngayong araw, abangan tayo ng mga ibon natin dahil first lap na ng South Derby Race ng PRPC. So bali meron tayong entry sa PRPC ngayon. Meron tayong entry na anim na ibon. So meron tayong dalawang young bird doon at apat na old bird. So bali ang release point ng mga ibon natin ngayon. Ay, walang nakalagay. Teka lang, check natin. Hindi natin yung forecast. Ayun. So ang release point ng mga ibon ng mga ang release point ng mga ibon natin ngayon ay General Luna, Quezon. So ang distance niya ay 195 kilometers, so halos 200 kilometers na. Ang huling training ng mga ibon natin nasa 150 plus kilometers ata yun. Tapos ngayon first lap derby, tumalon ng 195, halos 200 kilometers na nga yung release point. Ngayong first lap. So pinawalan yung mga ibon sa release point kaninang 6:30. At maaga nakapag-release pero ayun, may mga update dun sa gawing Quezon, hindi magandang panahon, maulan. Dahil nga yung isang club namin na TBRPC, dapat Padre Burgos ang release ngayon, Padre Burgos Quezon. Kaso hindi nakapag-release dahil sobrang lakas ng ulan dun. Talagang mahihirapan yung mga ibon kung i-release dun sa Padre Burgos kanina. Kaya hanggang ngayon ata hindi pa na-release yung TBRPC, so meron din tayong karga dun sa TBRPC eh. So binababa yung mga ibon doon. Pero yung sa PRPC nga natin sa first lap derby, eh ni-release yung mga ibon. Ayan, kaya nandito na rin tayo nga solo para mag-abang-abang doon sa mga pang PRPC natin. So doon naman sa TBRPC, meron nga tayong kinarga din. Walong ibon naman ang kinarga natin doon. So binayak natin yung mga ibon natin sa dalawang club. Anim sa PRPC at walo naman sa TBRPC. So doon sa TBRPC natin, hindi pa naman derby. Pero final lap ng 3 lap sprint race ngayon doon. At yun nga, meron tayong naka-entering tatlong ibon doon. At ayan, sana maging maganda yung uwi ng mga naka-sprint race natin. So tapos doon sa, bukod sa tatlong naka-sprint race, meron pa tayong limang naka-training. Ayan, dahil ito na nga yung magiging final training na ata ng mga pang TBRPC natin. At sa December 29, first lap na rin ang derby ng TBRPC. At ayan, sana yung mga ibon natin doon na mag-uwian din, lalo nga yung mga naka-sprint race natin, dahil kahit papano eh maganda yung standing nung nung dalawang ibon natin sa sprint race. Ayan. Kaso nga hindi pa nakakapag-release ata yung club, gawa nga ng bumaba sila galing ng Padre Burgos dahil nga sobrang sama ng lagay ng panahon, malakas ang ulan doon. Kaya yun, naghahanap sila ng release point na maganda-ganda yung hindi maulan at makakaya ng mga ibon na umuwi. Ayan. So bali hindi na ako nakapag-vlog ng mga nakakaraan doon sa training ng mga ibon natin dahil yun, yung computer ko hindi okay ng mga nakakaraan kaya hindi ako nakapag-edit. So may mga video ako ng arrival ng mga ibon natin kaso hindi ko na na-edit. Kaysa na lang i-edit ko 'yun tapos i-upload natin masyado nang malayo dahil nga derby na, so kaya hayaan ko na siguro, hindi ko na i-upload yung mga arrival na training ng mga nakakaraan. Dito na agad tayo sa derby. Sa first lap nga ng PRPC at sa nalalapit na derby ng TBRPC. Ayan, so ayun, sana maging okay yung pauwian ng mga ibon natin ngayon, lalo nga yung mga naka-sprint race at mga naka-derby natin. So sa tingin ko, medyo magiging pahirapan to dahil sa gawing Quezon nga, grabe ulan. Dito okay, maaraw, blue sky. Okay dito ang panahon, dahil kanina pa nung pagising ko, nagpalipad ako ng mga pang summer, okay, maganda yung panahon. Kasi doon nga sa release point, di natin alam kung ano yung lagay ng panahon, kung ano yung lagay ng panahon doon sa daraanan ng mga ibon natin. Dahil maulan nga sa gawing Quezon ngayon. So pag nagkataon, durugan agad sa first lap ng PRPC. So malalaman natin. At yan, mag-abang-abang tayo. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta ng karera ngayon. So yun, abang-abang tayo. So ayan, at nag-abang-abang na tayo ng mga ibon. Ang oras natin, 9:16. At ang speed na lang ng mga ibon ngayon ay nasa 1:190. Nasa 1:190. Ganun, kulang 1:2 na lang. Dahil ang speed na 1:30 sa amin ay 9:12. So yun nga, walang nagwanto kahit doon sa clocking ng club namin, wala pa ring nagla-clock kahit doon sa mga first dropper, kaya yun, wala nga nagwanto ngayong first lap. So mukhang nahirapan nga yung mga ibon dahil nga sa lagay ng panahon sa gawing Quezon na yan. So mukhang malawak ang ulan sa gawing Quezon ngayon dahil yung ibang club din, nakita ko yung mga update nila sa mga post nila, sa mga GC na kasali ko. Talagang binaba yung mga ibon ng release point dahil nga hindi ganun kaganda ang panahon sa gawing Quezon.
Kaso nga, yung ano natin, yung mga ibon natin sa PRPC, first lap derby na nila, kaya kahit na ganung masama ang panahon, maulan, talagang release yung mga ibon. Ayan, dahil nga derby na. Ayan, kaya ganun talaga. So, ang sana lang, kahit papaano may lumusot sa mga ibon natin kahit na ganyang magkakapahirapan. Dito sa atin, okay ang panahon eh. Kagaya nga na sinabi ko, eh, maganda blue sky at may araw. Kaso ayan, sa gawing south, ayan o, dyan ang south eh. Ayun, kitang-kita yung ulap, makapal. At yun nga, sa gawing Quezon, maulan. So, sana lang may lumusot sa mga ibon natin. Possible, magkapahirapan ngayon. So, hanggang ngayon nga, wala pa nagklaklak. So, malalaman natin kung ano yung magiging resulta ng first lap ng ano natin ngayon, PRPC. At yung sa TBRPC naman natin, hanggang sa ngayon, nasa biyahe pa yung mga ibon pababa ng release point. Ayan. So, abang-abang tayo dun sa mga nakaano natin. First lap derby ng PRPC. So, sana may lumusot sa mga ibon natin. So, sana makapag-clockman lang tayo. So, good luck sa atin. Ano man yung maging resulta ng karera ngayon, part of the game. So, ayun. Abang-abang. So, yun mga utol. At wala pa rin ibon kahit isa. Pero dun sa clocking namin sa club, meron ng nag-clock. Ayan o, isa. At ang speed ng first clocker ay 1,055. So ganun na nga lang ang naging speed ng first clocker ngayon. So wala nang 1, wala nang 1-2, wala nang 1-1, nasa 1,000 plus na lang. So kaya ito, mag-aabang-abang tayo. So kanina, talagang tantsa ko, mukhang hindi speed talaga na maganda yung mga ibon dahil nga sa ano, lagay nung panahon sa gawing Quezon nga. Pero ayan, dahil may nagpaklak na at ang speed nga nung first clocker rin nasa 1,000 plus pa, gabang-abang na rin tayo. So sana lumusot din yung ibon natin, makasabay sana. So maglak sana itong mga ibon natin, naanim yung entry natin, sana makapagpaklak tayo. So ayan, abang-abang, good luck sa atin, swertein sana tayo. Ito mga utol, may ibon na tayo, first bird. Grabe, sobrang ay, nagkapahirapan nung lagay na yun. Ngayon pa lang tayo nagkaibon ng oras natin, 10:21. Wala pang 20% ang nagklaklak dun sa club. Buti ito, may ibon na tayo, young bird to. Ito yung naka-double category natin. Ayun o. Oh. Ayan, first bird natin. Ayos, buti meron tayong clock. Thank you Lord. Dumusot yung young bird natin. Pasok na. Ito yung pinampupuling natin. Yun na. Yun. So, clock-lock ko na yung ibon. Buti, ang nag-first word sa atin, yung naka-double category natin na young bird. Kapatid to ni 502. Pagod na pagod, oh. Kala ko masisiro tayo. Grabe. So i-clock-lock ko muna tong ibon natin. So ayun, ito na yung ibon na i-clock na natin. Ang speed niya 800 na lang. So tumingin ako sa clocking, nasa 200 yung nag-clock out of ano, 1,200 plus na ibon. Ayan, may isa. May isa tayong lumusot doon. So kapatid siya ni 502, half brother siya ni 502 at half brother naman siya ni 115. So half brother sa father side ni 502, half brother naman siya ni 115 sa mother side. Yan yung dalawang winner natin ng norte, nakapasok sa kanya. So sana magtuloy yung ibon. Ayan, buti lumusot siya, naka young bird, old bird natin. May oras pa, sana may lumusot pa. Meron na tayong isa sa anim, lima pa, sana lumusot. Ayan. Ito, may isa pa. Ayun o, yung isang ano natin to, yung isang double category nating young bird, ito na rin. Ayos, dalawang young bird yung lumusot, parehas naka double category. Thank you Lord. Pasok, gaklak na natin to. Ayos, dalawang young bird yung lumusot. Thank you Lord. Ayun o. Thank you Lord. Mga utol, dalawa na yung pauwi natin. Yung dalawang young bird natin na naka-entry ng double category. Ito na sila. Buti, sila yung mga nag-burst, mga nag-first clocker natin. Dahil sila yung mga pinaka-importante. Dahil nga mga naka-young bird at old bird sila.
Ayan, so bali ang kulang natin, yung mga all bird. Apat na all bird yung entry natin, kahit isa wala pa. So ano kaya nangyari doon sa mga all bird natin? Daig na daig sila na itong mga young bird natin. Buti hindi tayo nagkamaling double category itong dalawang ibon natin. Kahit na ganito nagkapahirapan, eh, sila pang lumusot. Yung mga all bird natin, kung tutuusin, ang laki na ng experience nila sa ano eh, sa ganito, sa karera, sa training eh. Dahil nga nung nakaraang north, training natin sila, tapos ngayong south, training ulit natin, kaso nadaig sila ng mga young bird. Ayun, so ayun, buti, lumusot yung ano natin, yung dalawang young bird, hindi tayo nagkamali, thank you Lord, ayos, sana yung ibang all bird, lumusot pa, makapagpalusot pa sana tayo ng ano, kahit hanggang dalawa pa. Ayun mga utol, at ayan, natapos na yung abangan ng mga ibon natin ngayon sa first lap ng PRPC. So bali, ayan, ang naging laban ngayon ay sobrang pahirapan. Wala pang 50% yung nag-clock dun sa club namin. So bali, ang nag-clock lang ay ano, 450 plus lang ata. So wala pang 50% nga. At ayun, mapalad at maswerte pa rin tayo dahil meron tayong dalawang ibon na lumusot. At ito nga yung dalawang ibon natin na yun. At ang kagandahan lang, pareha silang young bird at naka-double category nga sila, young bird, old bird. So, kaya yan, maganda-ganda. At dahil lumusot sa atin, dalawang young bird, old bird nga. So, yung apat na old bird natin, ayun, talagang nahirapan siguro, hindi kinaya yung apat na old bird natin. Daig na daig sila nitong dalawang young bird natin. At ayan, ngayon, ang mangyayari, move on tayo dun sa apat natin na cut-off at focus tayo dito sa dalawa natin. Sana itong dalawang natira natin magtuloy-tuloy. So mahaba pa ang karera, 6 laps ang karera, meron pang 5 laps na natitira. At yun nga, papalayo na papalayo yung karera hanggang Tacloban. So sana mayroon tayong umabot hanggang dulo. So bale yan, tapos na tayo dito sa mga naka-first lap derby natin. At ngayon naman, ang aabangan natin yung mga ibon natin na manggagaling ng Sariyaya Quezon sa TBRPC. So bale, na-release yung mga ibon sa Sariyaya kaninang 9:45, so sobrang late na nai-release yung mga ibon dahil nga sobrang sama din ng panahon. Kahit nga doon sa Sariyaya, pinawalan yung mga ibon, di ganun kaganda yung panahon, makulimlim. Pero wala namang ulan at masyado na nga late, kaya napag-desisyonan na nai-release na yung mga ibon. So sana maging okay yung pauwi natin doon sa training at sprint race natin ng TBRPC. Yun nga, Sariyaya Quezon ng release, mga bandang 11:30 mag-aabang tayo ng mga ibon natin dun sa ano, sa TBRPC. Yun nga, yung mga manggagaling natin sa Sariyaya Quezon. So ayun, sana maging okay yung uwi ng mga ibon natin sa TBRPC. Sana yung mga naka-sprint race mag-perform sila ngayon. Sana yung naka-leading natin, dalawa yun, sana ano, maganda yung maging uwi nila. Ayun. So maya-maya babalikan mo kayo pagka mag-aabang na tayo. So wala pa naman nagklaklak dun sa TBRPC, kaya ayun, bababa muna ako para kumain at gutom na rin ako. So ayun, mamaya na lang. So ayun mga utol, at nandito na ulit tayo sa loop at mag-aabang naman tayo ng mga ibon natin ng TBRPC. So oras na para mag-abang. At ang may nagpaklak na doon sa mga first dropper, ang top speed ay nasa 11 plus, 1160 ata. At tapos, ayan, may umuwi tayong isa. Ayan yung all bird natin na PR. Sayang, hindi pa siya umabot ng oras kanina. So, ala, hindi umabot sa oras, nagpakatop yung ipon. Ayan, butas na tuloy siya. Ayan, nabara ko siya ng first bird natin, nasawa niya yun eh. Ayan, so sayang, hindi siya umabot. Pero yung buti umuwi yung ipon. Ikakarga pa natin siya sa second lap. At ayan, abang-abang naman tayo ng mga ano natin, TBRPC. Sana itong TBRPC natin maging okay yung mga pauwian. So ayan, mainit na. Sigurado, ano na yung mga ibon. Gutom at uhaw na yung mga yun. Dahil ayun, nabulan na ng init. At sigurado sa ibang lugar, gawing Quezon nga, ayun, maulan. Sana maging okay yung uwi nila. At mag-abang-abang na tayo. So ito na yung naka-entry natin. Pasok. Bilis. Pasok, bilis. Bilis.
Laklak ko muna to. Ayun mga utol. Ito yan, ano. Adi na natin naabangan yung mga ibon natin na umuwi. Bali kumpleto na tayo. Hindi ko na na-monitor yung pag-uwi nila dahil kanina tine-check ko yung yun nga, yung clocking nung naka-ano natin, nung naka-spring tray. So, siya yung first bird natin, kaso medyo bumagal yung ibon ngayon. Pero okay naman, ang speed niya nasa ano pa, nasa 1-1 plus pa, 1-1-6 ata. At yun, sana maging maganda yung resulta ng spring tray ngayon. So, hindi ko pa alam kung ano yung magiging ranking niya. Pero sana pumasok tayo sa top 10. Pumasok man lang tayo sa top 10 overall, masaya na yun, okay na yun, bawi na tayo dun. So, kompleto na yung walong ibon natin na nakakarga sa PRPC, ganun din yung, sa TBRPC, ganun din yung mga nakapuling natin. Ay, naka-sprint trace pala, sorry, nalilito na. Tatlo yung naka-sprint trace nga natin na yung lahat na nightclock na natin. Dahil nung pagdating nung naka-ano natin, yung first bird natin, nagsunod-sunod na dumating yung ibon natin. At kaya yun, di ko na rin na video. So, minonitor ko kasi yung clocking nung ibon natin. Tinuos ko kung ano yung naging total niya. At kaya hindi ko na monitor yung pauwian natin ng mga ibon. So, yung ano pala natin, yung TBRPC na, ay PRPC natin, yung old bird, meron na naman umuwi. Ayun o, umuwi yung isang old bird natin. Ayun, yung barako na yan. So, sayang, hindi pa siya, hindi pa mga umabot sa oras kanina, uwi din pala. So, dalawang old bird na natin yung nandito. Dalawa na lang ang kulang. Dalawang old bird pa ang kulang natin. So, ayan. Nabali ang ibon natin ngayon dito. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 12. Dalawa na nga lang ang kulang. Yung dalawang old bird natin na naka-entry sa PRPC. Ayan. So, maya-maya, papahinga lang natin mga ibon dahil sobrang pagod nilo. Yung itsura nila hindi normal dahil yung mga nakakaraang training natin, umuwi sila, hindi naman ganyan kapagod. Pero ngayon, sobrang pagod ng mga ibon. Ayan. At yun, mamaya na lang, balitaan ko kayo kung ano magiging resulta ng ano ngayon, ang sprint race. At yun na, kung sakaling uuwi din yung dalawang kulang natin ng PRP. So yun, balitaan ko na lang kayo. So yun, nagkakain na itong mga ibon natin. Ang oras natin, 12:41 na. So ayan, late na nga sila nakakain, kaya gutom na yung mga ibon. Pero konti lang naman yung binigay ko dahil mamaya kakain pa sila. Ayan, so balik kulang pa rin tayo ng dalawa. Ang kulang natin yung dalawang old bird natin na entry sa PRPC. So, ayan, hanggang ngayon wala pa yung dalawa. Malamang yun, nakadapo na. Pero kung hindi madidisgrasya yung dalawa na yun, malamang yung umuwi pa. Ayan, so tapos yung walong ibon na kinarga natin sa TBRPC, ayun, umuwi naman silang maayos. So, lahat naman sila, pasok sa oras. So, bali yung tatlong entry nga natin ng sprint race, nightclock naman natin na maayos. At yung limang training natin, umuwi din naman sila na maayos. Wala naman nagpa-cut-off sa kanila. So, bali yung resulta pala ng sprint race natin, maghihintay pa tayo kung ano magiging standing ng isang ibon natin. Yun nga, kagaya ng sinabi ko, pumasok lang tayo sa top 10 overall, masaya na. So, karangalan na yun para sa atin. At yung karangalan naman na yun, pinagtrabahuhan natin at saka ng ibon natin. Kaya, ayun, sana kahit sa top 10 man lang pumasok yung ibon natin. Ayan, so bali hanggang dito na lang itong video natin. I-update ko na lang kayo kung anong magiging resulta ng sprint race natin ngayon. So ayun, salamat sa inyo lahat mga utol.